Sir, may expiration po ba ang intro letter? Kasi po, hindi po agad ako nakapag-intro dahil ako po ay naging busy sa pagpaprocess ng aking medical requirements. Yan po ang tanong ng isa nating kadaiser sa aking YouTube channel, no? Sagutin ko lang ng mabilisan, ano? Hindi naman natin masasabi talaga na na-expired yung intro kasi madali naman yung palitan at madali naman po yung baguhin, ano? May mga ilang tindahan lang po kasi talaga na nagbe-base po sa mga intro letter kung ano po yung nakalagay na date start at saka yung date kung kailan ka mag-i-intro, no? May mga ganyan pong supermarket. So meron din namang iba na kahit hindi na po dated, no, yung intro letter, initials po yan nila, binabago na lang at ina-advise na lang si Dicer na ganyan ka na lang mag-start sa araw na yan, ano. So nakadepende po yan sa supermarket, no, kasi hindi naman yan katulad ng isang clearance na talagang na-expired at kukuha ka uli ng bago. So yung intro letter naman, madali naman yung kunin at madali naman yung palitan. Chat ka lang sa yung coordinator, info ka lang, sir, ito ang nakapag-intro ng ganitong dates base sa nakalagay sa intro dahil nga sa inuna ko po ang pagre-requirements, baka pwedeng pakipalitan para po hindi na po ako ma-question sa i-introhan ko. Yan, may mga ganyan po, ano, nakadepende na po sa supermarket. Okay, so yun, ganyan lang po kasimple ka dahil sir, no, sana huwag kang mag-worries, no. Ang pinakang mahalaga mong gawin ay makipag-coordinate ka sa iyong coordinator. Nang sa gayon, kung yung intro mo ay papalitan para mawala na yung doubt mo, magtuloy-tuloy ka na sa iyong intro process. Okay? So yun lang mga kadaiser, at maraming salamat sa iyong pag-comment kahit sa maiksing kasagutan na ito. Sana naging malinaw po sa iyo. Okay? Ako ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!